Hello, what's up guys? This is NC Beats. In this tutorial, ituturo ko is all about virtual DJ. As a beginner's guide, lahat ng pwede mong malaman habang nagsisimula pa lang kayo sa paggamit ng virtual DJ. Kung wala pa kayo masyadong idea kung paano gamitin ang virtual DJ, ang tutorial na to ay para sa iyo. Pero bago tayo magsimula, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa akin channel para sa mga susunod pang tutorials. So ayan guys, pagbukas natin ng virtual DJ, ito yung makikita nating skin. Ito yung default skin na makikita natin. So ito yung kanilang welcome remarks. Welcome to virtual DJ. If you want to see more advanced options like loops, cues, effects, etc., click here. So sa ngayon, di muna natin bubuksan yung part na yan kasi yan yung mga advanced option natin. So dito muna tayo sa mga basic. So paano ba mag-load ng tracks sa deck natin? Siyempre, hanapin muna natin is kung saan nakalagay yung mga files natin. So nandito yung local music, nandito yung ating music, at saka yung videos, hard drives, at saka yung ating shortcut to desktop. So nandito yung music and videos, parehas lang to nung sa ating Windows Explorer. So nandito yung desktop, documents, download, music, and videos. So ganun din po yan. Yung hard drives, ito naman yung mga USB hard drives or your external hard drive na naka-attach doon sa laptop or yung sa computer nyo. So dito nyo siya makikita. Pati yung mga partition ng hard drives nyo, dito nyo rin siya makikita. So ito yung mga music na samples na gagamitin ko sa demonstration. So ang paglaload niyan ay idadrag mo lang sa deck na gusto mong i-load from deck A, and then drag mo uli sa deck B. So kada deck meron silang volume fader. So ito yung volume fader ng deck A, ito naman yung volume fader ng deck B. So subukan natin mag-play from deck A. So ayan, may naririnig na tayong audio from deck A. So, try naman natin ang pause button. And then, pag kinilig mo pa siya ng isa pa, magiging stop na siya. So ayan. So kung anong function dito, ganun din sa deck B. So try naman natin mag-play doon sa deck B. So ayan guys, narinig natin na nagsisignal na yung ating deck B. So, ang use naman na itong volume fader is isang fader lang at a time. So, pag para silang nagpa-play, labo-labo na yan. Maglalabo-labo siya. So, ang pwede lang natin gamitin pag para silang nagpa-play is yung ating crossfader. So, i-play natin itong deck A. And then, play din natin itong deck B. And then, dahan-dahan natin i-slide sa kanan para mapunta yung tunog sa deck B. So, ang tumutunog na ngayon is yung ating deck B. Stop na natin yung deck A. So, yun yung use ng ating crossfader. So, dito naman sa side na to is makikita natin yung ating pitch control. Yung pitch fader natin, so, pagpababa is yung pa-increase ng tempo, and pagpataas is yung pababa ng tempo. So, subukan natin. Bilisan natin yung tempo. And then, bagalan naman natin yung tempo. So, yun po yung use ng pitch fader.
So dito naman sa taas, makikita natin is yung ating title and then yung artist. Kung sino man yung artist na gumawa ng tracks or ng kanta, andito siya makikita. And then yung cover, yung beat per minute, yung ating time, yung elapsed time, and then yung total time. And then dito sa gitna section naman, makikita natin yung gain. So, if medyo distorted yung ating audio, pwede rin natin siya hinaan dito sa ating gain. So, kung medyo mahina naman yung ating audio, pwede pa natin siya i-boost dito sa ating gain. And then, dito rin yung ating equalizer. Yung high, mid, and low. So, dito naman tayo sa taas na bahagi. So, ito yung ating master volume and then yung limiter. And then dito rin yung ating minimize and maximize tsaka yung ating close. And then nandito rin yung ating settings button. So, ayan guys. I hope na may naitulong ako sa inyo. And then, kung may mga katanungan lang kayo, huwag kayong mahihiya mag-comment and mag-like ng video and of course, mag-subscribe sa akin channel para sa mga susunod pang tutorials. Thank you guys. This is NC Beats. Peace out.